Hello mga ka-agresibo, magandang buhay po sa ating lahat. Ako po muli si Joe Marie at sa po akong bakit Go Tracer dito po sa Pilipinas. So for today's video po ay magkakastrate po tayo ng ating mga kambing. So ang pagkakastrate mga ka-agresibo ay ginagawa po sa mga lalaking kambing para hindi na po sila makapaglahir or hindi na po natin sila magamit for breeding. Mga ka-agresibo, ginagawa po natin ito para maiwasan po yung tinatawag na inbreeding. Sa pagbibreeding kasi mga ka-agresibo, minsan hindi natin maiwasan na magkamag-anak yung lalahi or magkapatid, kaya nagkakaroon ng mga abnormalities, lumiliit po yung mga offspring o yung nagiging anak nila. So iniiwasan natin yun mga ka-agresibo. Ang paraan para maiwasan yun mga ka-agresibo ay yun po process na tinatawag na castration. So ang pagka-castrate natin mga ka-agresibo, kagaya lang po nung previous video natin, gumamit po tayo ng castration band at applicator at itong quick heal. So ito po yung applicator, ito po yung castration band at ito po yung quick heal. Yung quick heal mga ka-agresibo, ginagamit natin siya para maiwasan po yung infection at hindi po langawan yung ikakastrate natin kambing. Ang pag-castrate po sa ating mga alagang kambing ay ginagawa ko po pagtungtong ng 4 na linggo ng ating mga alaga. So pagka nasa 4 na linggo na po sila pataas ay sinisimulan na po natin tanggalan sila ng bayag. So mga ka-agresibo, bakit po ba 4 weeks old pataas yung ginagawa ko? Dahil mga ka-agresibo, para mas malaki na po yung testicle nila, mas madali na pong matanggal at kasya po yung castration band. So sisikip yun mga ka-agresibo. Pagka kasi masyado pang bata natin kinastrate, baka mas matagalan po yung pagkahulog ng testicle lang ating ikakastrate dahil hindi pa po ganun kalaki yung kanyang bayag at yung butas ng rubber ay sakto lang dun sa laki ng kanyang bayag mga ka-agresibo. Kaya ginagawa natin ito edad 4 weeks old pataas. So mga ka-agresibo, magpapakita po ako ng mga ilang kambing na nalagyan na natin ng castration band at idedemo ko po sa inyo kung paano natin to gagawin. Ito po yung una nating kambing na nalagyan natin ng castration band. Ipapakita ko po sa inyo yung kanyang testicle at kumusta po yung process na pagka-castrate natin sa kanya. Mga ka-agresibo, ito po yung kambing natin na una nating nilagyan ng castration band. Mapapansin po ninyo yung kanyang testicle para mas makita nyo po ng maigi. Ito po kanyang testicle ay maliit na at tuyot na rin po. So, unti-unti na po itong mahutulog. At dahil nalagyan po natin ng rubber, yung dugo po ay hindi na po dadaloy doon sa kanyang testicle, kaya unti-unti na rin po itong matutuyo. So, hindi na po noon magpa-function ng kanyang testicle. Pagdating po niya sa kanyang mature age na pwede na siyang gamitin pang breed, ay hindi na po natin magagamit dahil ala na po siyang testicle. So, maiwasan na po natin yung tinatawag nating inbreeding. Yung kanina mga ka-agresibo, almost 2 weeks na nung nalagyan natin siya ng castration band. Ito, nasa 1 week pa lang po at papansin natin na tuyo na rin at miliit na rin po yung kanyang testicle. So pag-asapol naman po tayo ngayon kung paano natin gagawin yung pagka-castrate ng ating mga alaga. Sa pagpili po ng kambing na ating ikakastrate, pili po tayo ng kambing na ikakaila natin or for meat siya at hindi na natin siya gagamitin for breeding. Dahil mga ka-agresibo, mas malaki po yung pwede natin kitain pagka dun sa mga kambing na pwede natin gamitin for breeder, kasi mas mahal siya compare po sa mga kambing na kakarnihin lang natin mga ka-agresibo. At sa mas mabilis na panahon, mas mabilis po yung kita natin sa mga gagawin po nating breeder na kambing. So ito mga ka-agresibo, mapapansin nyo hindi siya ganun kalakihan yung kanyang bulas at nasa 1 month old na po siya. Sa pagka-straight mga ka-agresibo, hawakan lang po natin yung kanyang testicle at pisil po dito sa ating castration band. Meron na nga po pala itong rubber. At hilain po natin yung kanyang testicle. Sabay hawak po dun sa castration band. Sabay hila po na itong
applicator natin. So, nalagay na, mga kaagis mo. Ito po yung rubber na nasa testicle nila. Spray lang po tayo ng quick heal sa mismong rubber doon sa testicle ng ating alaga. So, sa kabilang side naman po, mahalaga na paikutan po natin ng quick heal yung kanyang bayad, mga kaagisibo. Mga kaagisibo, so kagaya po na typical na gen lang puro tayo farming or pag-aalaga ng kambing inatupag natin. Nakiki-hangout din tayo sa ating mga kaibigan, mga kaklase. At sinusulit din natin yung pagiging kabataan natin or gender. Kasi alam naman natin, mga ka-agresibo, hindi na natin maibabalik yung panahon. Kaya kung kaya naman pagsabayin, di ba, mga ka-agresibo. Tsaka in the future naman, mga ka-agresibo, itong mga kaibigan naman natin na ito. Hindi man ngayon, baka sa future, matulungan tayo. Kaya kailangan din, mga ka-agresibo, nagbibuild tayo ng trust at friendship sa iba pang nakakahulubilo natin. Dahil mas masarap nga naman, mga ka-agresibo, pagka wala tayong kaaway at marami tayong kaibigan. So, mga ka-agresibo, sana po nakatulong itong video natin na ito at sana ma-apply nyo rin pagka kayo na ay nag-aalaga ng kambing at kung kayo naman na ay nag-aalaga ng kambing, sana makatulong din at ipapakita ko po itong video namin na short clip nung nagtipon-tipon po kaming mga magkakaklase after almost 2 years nagkita-kita rin po kami. Dahil nga sa pandemic ay nalimitahan po ang pagkikita-kita namin at ngayon lang po talaga kami halos nagkita-kita. So, ito na mga ka-agresibo, ipi-play na natin.